YouTube boss Rino, welcome to my channel. Sa skeletal head, nakasilip sa kwarto, nagagamba, nagagambala at gigising sa pagtulog. Puta naman, oh. Nanakot eh. Siko po, nabasa ko pa yung title. Nanakot pa, oh. Walang ganun, boy. Kaya ayoko nung gagambala nga ako to. Nakasilip sa ilip. Visit. Nanakot ka pa talaga eh. Natakot ako dun bigla. So ito, kay Goosebumps Top 5. So limang video to na nakakatakot. So ito, tirahin natin to bago pa tirahin ang iba. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Nag-CR na ba kayo? If hindi pa, then you better go dahil baka mawalan kayo ng chance after watching this video. And make sure na nakabukas ang ilaw dahil baka hindi kayo nag-iisa, just like this guy. Boom! The Watcher. Ang video na ito ay pinost sa TikTok ng TikTok user na si Our Haunted House. Sa pangalan pa lang, alam mo nang things are gonna get creepy. Madalas daw umano silang nakakarinig ng weird noises at higit sa lahat, may nakikita daw silang shadow figure sa gilid ng kanilang mga mata. May mga bagay din na nahuhulog o gumagalaw mag-isa. At minsan bigla na lang tinatahulan ng kanilang aso ang pinto for no apparent reason. So, one time, tinignan nila sa window kung may tao sa labas. But there was no one there, only a dark figure na biglang naglaho nang binuksan nila ang pinto. Dahil sa kanilang mga videos na nagpapakita ng paranormal entity captured on tape, agad dumami ang kanilang followers. Panoorin ang isa sa mga clip. Uy, yun yun. Ang video ay nakuha sa isang kusina at sa simula pa lang ng video, makikita na agad ang umiilaw na yellow eyes ng isang mysterious entity. Ito ay walang ibang obvious na feature, kundi ang mga mata nito. Ang katawan, mukha o kahit ang mga kamay at paa nito ay tila parte ng kadiliman. Ayon sa iba, ito raw ay isang shadow person, pero ayon naman sa iba, mali daw ito. Kakaiba umano ang mga mata nito, it's too bright and eye-catching. Pansinin din na sa buong video, hindi kumukurap ni isang beses ang mysterious entity. If it's a living creature, then for sure may kakayahan itong kumura, pero paano kung ito ay hindi isang living creature, kundi isang ghostly being? Ito pa ang isang video kung saan nahuli muli sa camera ang mysterious entity. Kuha nila yung mata, no? Oh shit, ang tangkad. Same glowing eyes, but still no other visible feature. Although katulad lang din ng kanina, this time makikita na natin na ito ay matangkad at mukhang may kakayahan itong tumayo. May kakayahan din itong makipag-interact sa material na bagay sapagkat nahawakan at naisara nito ang pinto. Panoorin ang enhanced version. Tangkad nga, oh. Ano sa palagay nyo? Isa kaya itong ghost? If so, anong klaseng ghost? Animal ghost or human ghost? I ghost. Leave it up to you. Lights out. Next on our clip ay galing sa paranormal YouTube channel na Eric Gunner. Last year ng June, nag-upload si Eric ng isang video about sa isang creepy experience na naganap sa kanyang bahay. At that time, mag-isa lamang si Eric. Walang relatives, friends or other people sa kanyang bahay. Natutulog umano siya isang gabi nang bigla na lang siyang nagising dahil sa ingay na galing sa first floor. Agad kinuha ni Eric ang kanyang camera upang ma-record ang strange event. Biglaan din nawala ang power so walang gumaganang ilaw ng mga oras na yon. Ang tanging source lang na ilaw ay galing sa kanyang camera. Dahil dito, kabadong bumaba ng first floor si Eric. Creo que nunca había mostrado mi casa, que es donde reciente me mudé. Bakit hindi mo buksan yung ilaw? Buksan mo yung ilaw, tang. Hasta miedo me da gritar hola. Naghahanap ka talaga ng multo, yun eh? Se los juro que se escuchaban ruidos. Obviamente ya reconozco los sonidos de la casa y se escuchaban ruidos. Umalis ka dyan sa bintana. Umalis ka dyan. May reflection dyan eh. Huwag ka dyan. Esto es lo que yo escuché que se sonaba.
Nilibot niya ang bawat sulok ng first floor pero wala siyang nakitang out of place na kahit ano, pero mukhang nakakaramdam pa rin siya ng kakaiba. Kaya umakyat ulit siya sa second floor upang ito ay i-check. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bigla na lang tumalon ang kanyang puso. Putang na. Basta di ko usa. Todo hasta allá. Imagínense qué tan grande está. O sea, real es todo este pedazo. Diyan daw sa bahay nila may pag-alaga ng butiki sa kisame. Oh! Ay, kamo! Tang ina, gago. Nakasilip na naman. Lagi na lang nakasilip eh. Walang tao. Ano ba to? Bahay ba to? Parang hotel, dalawa yung kama. Ayon kay Eric, isa umanong ulo ng babae na may mahabang buhok ang nakasilip at nakatitig sa kanya mula sa isang kwarto. Ito ay mabilis nagtago nang nataranta si Eric at agad pumasok sa kwarto ang unknown figure. Nang ito ay pasukin din ni Eric, walang trace ng kahit sino sa room. So, ano kaya ang na-capture ni Eric sa camera? Isa kaya itong intruder and it's just playing a prank? Or baka naman isa itong ghost caught on camera? Visit Eric's channel and watch the full video. And then, kayo na ang humusga. Tangin na, ayoko makakita ng ganyan. Nakasilip. Nakasilip sa pinto. Kaya ayoko na may pinto. Ayun ako. Dark Spirits. Nakapanood ko ng ganito, feeling ko lagi may nakasilip sa akin. Next on our list ay isang paranormal video, diba? Na nakuha sa isang graveyard sa Mexico. Ito ay ipinost sa YouTube channel na Extinct File. And ayon sa mga investigators, ang karamihan daw sa mga nakalibing sa sementeryong ito ay mga bata. Ayon din sa kanila, ang particular na site na ito ay notorious. Oo nga no, liliit lang nung ano. Awawan. Sa spirit manifestations, maraming reports and rumor na madalas umano mag-manifest at makita ang mga espiritu dito. Sa simula pa lang, nakakarinig na ng strange noises ang investigators at maya-maya pa. Matapos nilang makonfirm na karamihan sa mga nakalibing dito ay mga bata, may narinig silang something creepy. Niño, si quieres jugar... Yun, no, meron. No seas mamon, güey. Isang tawa ng bata ang na-record ng investigators, ngunit hindi nila ma-pinpoint kung saan ito nang galing. Fast forward a bit, muli itong nakipag-communicate sa kanila. Ang lilit nga. Shit, nakakatakot. Pag naka-headphone, narinig mo yung ano? Narinig mo yung bata? Oh? No mames, cabron. Another voice from a child ang na-record ng camera, pero hindi dyan nagtatapos ang nakakapanindig balahibong encounter dahil a bit later, this happened. Repleto de manifestaciones paranormales. Muchas energías. Mucha energía vagando por todas las tumbas, por todo el sitio, tratando de jugar. Nakita niyo ba? Wala akong isang nakita, dark silhouette ang pinaniniwala ang espiritu ng bata ang saglit na nakuna ng camera. Ayon sa isang comment, possible daw na ang ghost na nakikipag-interact sa kanila from the start of the video ay ang espiritu ng batang ito. What do you think? Is it a ghost child? Tangkad naman yung bata niyo. Face to face. This next clip ay ipinost sa YouTube channel na JPH88. Isang urban explorer umano sa Asia, possibly Japanese, ang nag-investigate ng isang local legend about kuntilanak na nagpakita sa isang local area. Ang kuntilanak ay isang female spirit. Pinaniniwalaan na meron itong matalas na kuko and at some cases, ito raw ay espiritu ng isang buntis na namatay habang may baby pa ito sa tiyan. Nag-iisa lamang sa isang bahay ang explorer at matapang niyang ni-record ang buong experience. Maya-maya pa, nakarinig siya ng ingay sa second floor. Dahan-dahan niya itong tinignan hanggang siya ay nakaakyat. Habang nililibot niya ang isang kwarto, bigla na lang...
Ooh, ooh. And then... Ah, puta, tatakbo na ako palabas ng bahay niyan. And from this point on, things went from creepy to scary really fast. Huwag kasi sili pa. Ah, puta, nakakatakot naman to. Oh shit! Gago, nakakatakot yung lugar. Ayan na. A bit later, mukhang napupuno na ang explorer at gusto na lamang niya umalis. Tila hindi siya makapaniwala na nangyayari sa kanya ang ganitong bagay. Alis na, alis na, alis na, alis na. Uy, blurred, uy, blurred. Tanga, ang ingay mo. Patay ka. Shit. Patay, iyak, umiyak na. Huwag ka umiyak, tanga. Moesa. Kinakabahan ako, pinyemas ka. Umalis ka na kaya dyan. Oh, yun yun, yun yun. Putang ina mo. Bago, kinakabahan ako. Ano naman yan? Uy! Tanga kasi. Aalis ka ba? O titignan mo niya. Mas maganda. Dalawa lang yun eh. Alis o titignan mo na. Biglay mo na, biglay mo na. Gago, kinakabahan ako. Putang ina mo! Ano na? Kinain ka? Kinain ka? Isang pale-faced and haggard-looking na babae ang tila umatake sa explorer. Kinakabahan ako? Now, this might be staged, pero marami ang naniniwala sa video na ito. Ayon sa isang comment, ito raw ay isang babaeng spirit pero hindi pa ito tunay na namatay sapagkat unwilling pa daw itong sumakabilang buhay. Isang bone-chilling na sound din ang lumabas sa bibig ng female entity. And maya-maya pa, mukhang nangisay na sa takot ang explorer. Para bang nakaranas ito ng sleep paralysis. Ano ang masasabi nyo? Ito kaya ay isang real ghost encounter? Or isa lang itong elaborate hoax? Wala akong pakialam kung totoo o hindi yan. Basta natakot ako, okay na yun. Puta, nakakatakot yun. Ano, mga ganong dali. Ano yung maganda yung ganyang mga video? Yung may suspense, diba? Hindi basta na lang lilitaw. May suspense, nakakatakot eh. Sinister. Galing ng video na yun. Last on our list ay galing sa YouTube channel na Other Studios. Ito lamang ang natatanging video sa channel at ayon pa sa description, it's 100% real. Ayon sa uploader, noong May 2019, ang kaibigan niya umanong si Cody ay nakaranas ng something paranormal. Isang araw nang mag-isa lang si Cody sa kanyang bahay, bigla na lang umano nangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Patay sindi ang mga ilaw at nakakarinig siya ng tunog. Para bang gumagalaw ang mga bagay-bagay sa loob ng bahay, nagma-malfunction din ang ibang appliances. Now, kahit nangyari ang mga ito,
Hinayaan lang ito ni Cody. Pero dahil bizarre ang mga nangyayari, binidyohan pa rin niya ito at sinend sa kanyang girlfriend na nasa work at that time. Pero bigla na lang niyang narinig na bumukas ang gripo sa banyo. Paano nangyari yon? Dito na nabahala si Cody at nag-start na siyang mag-panic. Maya-maya pa, bigla na lang siyang may narinig sa kusina. Nagpa siyang lumabas si Cody upang kausapin ang kanyang girlfriend about sa mga weird and creepy things na nangyayari sa kanilang bahay. And after 15 minutes, muli siyang pumasok sa loob. Kinuha niya ulit ang kanyang phone habang papasok at muli siyang nag-record. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa pinto, mga bukas na counter at drawer agad ang sumalubong sa kanya. At hindi lang yan dahil, nakita niyo ba yon? Sa sulok ng isang pinto, may isang something na nakadungaw. Napansin lamang ito ni Cody kinagabihan nang na-review nila ang kanyang mga na-record. At talaga namang tumaas ang kanilang balahibo nang na-zoom puta, meron at na-screenshot nila ang something na nakadungaw sa pinto. Isang unexplainable na ulo at mukha ang tila nakabitin sa kanto ng isang kwarto. Ang mga mata nito ay hollow at dark. Almost skeletal kung hindi lang sa fleshy skin color nito. Wala nang update o iba pang sumunod na video mula sa YouTube user. Kaya naman nakapagtataka kung ano ang na-experience at nakuha ng camera ni Cody that day. Kung ma-experience nyo man ang ganitong bagay mga ka-goosebumps, huwag na kayong manatili pa. Get up and run. Nakatakot eh, no? Paano siya nakatiwarik dyan, no? At least na maskara lang yan o manikin yan. Takot ako. Hindi nyo alam ang tumatakbo sa mga isip ng mga entity na ito. Sana ay kinalabutan ka sa mga video na aming itinampo. Ay, nakakatakot. Nakakatakot yung isa, no? Yung may kultinanak. Grabe yun. Ibang experience ko doon. Talagang nasuspense ako, natense ako, natakot ako. May mga video talaga nakakatakot, talagang yung normal nakakatakot, no? Ay, nako. Eto, shoutout tayo. Shoutout kay Christine Zamora. At si Mama Catherine Rivera. Ano ba to? Lagi ka po niya pinapanood. Shoutout kay Mama Catherine Rivera Zamora. Salamat sa pagpapanood mo. Palagi, Mama Catherine Rivera. Tapos, shoutout kay... Ano ba to? Shoutout kay Taniel Chavez. Shoutout kay Joyce Panis ng Singapore. Shoutout kay J. Mark Granados. At shoutout kay... Yun lang. What yun lang? Ito. Shoutout kay Dennis Tamang Denolan. Shoutout kay Jonathan Latao. Shoutout kay Rem Samson ng Santolan, Pasig City. Ayun. So yun. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. I came from the mud.